parang yung change, yung pagbabago sa buhay nyo, yung iba sa nyo parang I'm so done with this, parang ganun yung ano nyo, yung yung ano nyo, yung motto nyo, no? Tama na, ayoko na, nakasawa na, nakasuya na, gusto ko ng pagbabago, ganyan. And yun yung magiging ano nyo, parang motivation nyo sa sarili nyo, no? Parang doon magsisimula, doon sa masidhing damdamin nyo na talaga magbago yung takbo ng buhay nyo. So yun yung magiging starting point, mga kapiksi, kasi nakikita natin na talagang from zero to hero, parang ganun. Yeah. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Taro. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Gemini. So ito yung energy ng Moon, mga kapiksi, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Gemini. Eto guys, so Gemini kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy, general reading lang mga kapiksi. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon guys ngayong January, ay sa January 11 guys. Tapos yung next na new moon naman is sa February 11 guys. So ang reading na to ay para sa period na yan, mga kapiksi. Grabe, grabe itong reading nyo, mga kapiksi. Para itong ano, no, resurrection. Di ba pag sinabing resurrection, pagbangon, rebirth, reborn, pagbawi, mga kapiksi. So, nakikita natin kasi na for some of you, talagang pwedeng sinubok kayo ng panahon noong 2023 or maaring marami kayong pinagdaanan sa buhay nyo na hindi nyo kagustuhan, mga kapiksi, okay? Pero ngayon guys, nakikita natin na parang simula pa lang ng bagong taon, nandun sa damdamin nyo yung masidhing pagnanasa, pagnanais na talagang baguhin yung buhay nyo, and kayo na mismo guys, yung parang yung change, yung pagbabago sa buhay nyo, yung iba sa nyo parang I'm so done with this, parang ganun yung ano nyo, yung yung ano nyo, yung motto nyo, no? Tama na, ayoko na, nakasawa na, nakasuya na, gusto ko ng pagbabago, ganyan. And yun yung magiging ano nyo, parang motivation nyo sa sarili nyo, no? Parang doon magsisimula, doon sa masidhing damdamin nyo na talaga magbago yung takbo ng buhay nyo. So yun yung magiging starting point, mga kapiksi, kasi nakikita natin na talagang from zero to hero, parang ganun. Yeah. Para magiging ganon yung peg nyo, mga kapiksi. Parang yun yung motto nyo eh, for 2024, from zero to hero. So parang nasa sa loob nyo yung pagbabago, gusto nyong bumangon, and talagang parang sabi ko nga, resurrection guys. Mga bagong opportunities sa kaperahan, sa negosyo, mga kapiksi, yung nakikita natin. For some of you, parang meron kayong i-build na something na parang sa katuparan ng pangarap nyo, no? So let's say for example, gusto mong magnegosyo kasi yun talaga yung dream mo, yung dream life mo na magnegosyo imbis na magtrabaho, parang ganun, okay? Or kung ano man yung dream mo, yung iba naman, iba-iba naman kasi tayo guys, no? Iba-iba tayo ng preference, yung iba gusto nila na magtrabaho, maging CEO, ganyan, maging manager, supervisor, so may mga ganon. Whereas, meron namang ibang tao na ayaw nilang nagtatrabaho, gusto nila sarili nila, diba? Sarili nilang negosyo or investment or whatever. Kanya-kanya tayong preference. Pero yung iba sa inyo, kung ano talaga yung gusto nyo, mga kapiksi, parang isa sa katuparan nyo siya ngayong January pa lang. Yung iba sa inyo, parang feeling ko meron na kayong blueprint. Parang nag-goal set na kayo, mga kapiksi, no, ng mga plano nyo. And parang ito na yung first, parang first month ng 2024, isa sa buhay nyo na yung mga plano nyo, mga kapiksi. You're going to take action.
guys. And okay lang sa inyo kahit magsimula kayo from scratch, from zero. Kaya nga sabi ko from zero to hero. Pero you will make it happen. Parang ano nyo, ang goal nyo talaga is umangat, ang goal nyo is umasenso, ang goal nyo is umanlad. Ang goal nyo is maging better yung taon nyo ngayong 2024 kumpara nung 2023 or even ng mga past years pa ng buhay nyo, mga kapiksi. And alam nyo yung ano, yung nagbabagang nagbabagang apoy no sa dibdib nyo, ibig sabihin talaga very passionate kayo. So ipagpatuloy nyo yan guys, kasi kumbaga habang mainit-init pa, ayan o, diba? Puro fire. Napapansin nyo ba? Puro fire. Talagang mainit-init, no? This is full of action. Parang ayaw nyo na lang magsalita. Kikilos na lang kayo. Okay? Kikilos na lang kayo hanggang sa makita nyo yung resulta, mga kapiksi. Okay? So, meron tayong fire sign, energy, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you may be dealing with a fire sign. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart. For some of you naman guys, pagdating sa love life, yan. Pagdating naman sa love life, mga kapiksi, no, if meron kang partner or specific person, parang nagkakaroon kayo ng mga pag-aaway, arguments, you have a lot of emotional, parang ano to guys, no, emotional baggage, no, parang kumbaga parang meron pa kayong mga unresolved issues ng person mo, pwedeng nung last week, last month pa ganyan, or ilang linggo na, ilang buwan na nakalipas, pero parang ano lang siya, left hanging, hindi siya talaga nare-resolve until now, mga kapiksi. Okay, so kailangan nyo mag-usap nitong person nyo, pero feeling ko naman medyo nag-subside na siya, ibig sabihin medyo nababawasan na yung init ng ulo. Pero may pagkamatigas yung ulo nitong, kumbaga parang may sungay. May pagkamatigas itong person mo. For some of you, parang nagkakaroon din kayo ng some kind of blocks, no? Mga balakid sa relationship. So, pag sinabing balakid guys, maraming klase yan. Pwedeng third party, kabit, mistress, ganyan. O kaya mga third party na in-laws, mga barkada, inom, pamilya, sugal, alak, addiction, ganyan. So, maraming klase ng third party, mga kapiksi. And for some of you, nakaka-apekto yun sa inyong relationship, guys. Pero, pwedeng marikindle yung inyong relationship, mga kapiksi, kung inyong gugustuhin. Kailangan nyo lang mag-focus more on dun sa positive side ng relationship para matabunan yung negative side. Okay? Alright. So, i-mind-mind nyo na yan, guys. Sa comment section, ito mga positive na energies na ito, mga bagong simula, bagong desire, burning desire. Itong even sa love life guys, no, angel number 111 guys, ito yung mga new beginnings talaga. New beginnings in love, new beginnings in money, new beginnings in business, investment, ganyan. So, angel number 111, mga kapiksi. So, ito'y hudyat ng bagong simula at bagong pagbabago. pagbabago sa buhay nyo. Okay, so i-mind nyo na yan. Mind changes, mind positive changes. I-comment nyo sa comment section, mga kapiksi, para talagang ma-align nyo yung sarili nyo dun sa energy ng ating reading. Okay? So, yeah. Comment down below if nakaresonate kayo. Shuffle ko to, guys. Habang siya na-shuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman ngayong 2024, mga kapiksi? Magbabay ka na sa kahirapan and i-welcome mo na ang pagyaman ngayong 2024. Mag-take ka na ng course, guys. Meron tayong
one free pampaswerte subliminal ngayong January, guys. So mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So, ito yung additional message sa inyo, guys. Nothing will come of this situation. So, may mga bagay, guys, na dapat hindi na natin pinag-aaksayan ng panahon kasi wala na, no? Kumbaga, wala na kayong mapapala dun sa mga sitwasyon na yun, especially kung mga negative naman yung sitwasyon na yun. Nagdadala lang sa inyo ng stress, ng worry. Dapat talaga hindi na natin yung pinagbubusan ng attention at panahon natin, and mag-focus na lang tayo sa desires natin kasi wala namang kayong mapapala doon, no? Even yung mga tao, di ba? Yung mga tao na dapat hindi na pinapatulan sa paligid, no? It's a waste of time, it's a waste of energy. Mga kapiksi, dapat alam nyo, dapat pinapahalagahan nyo yung energy nyo. Mga kapiksi, you have to invest it or spend it wisely, mga kapiksi, and huwag nyong sasayangan sa mga walang kapararakang tao at walang mga kapararakang sitwasyon, mga walang kapararakang conversation, diba? Spend it wisely instead, kung saan magiging beneficial siya for you and for other people as well. Okay? Attuned to the moon, guys, I trust in my highest good. Okay? So, again, guys, I trust in my highest good. So, i-comment nyo din yan sa baba, mga kapiksi. So, you have to trust yourself, trust your intuition, trust your instincts, mga kapiksi. And yung intuition natin, guys, no, ginagabayan niya ng ating mga gabay kasi yan yung pamamaraan nila para i-guide tayo sa mabuting landas, sa mabuting paraan na makatulong sa ating buhay, mga kapiksi. So, it's very important na palagi kayong magdasal, guys, kahit once a day lang. Okay? And the chances of something are diminishing. So, ibig sabihin nito, guys, baka merong pagkakataon na dumadating sa buhay nyo ngayon. So, pag-aralan nyo na bago pa siya mawala, no? Yung mga opportunities, maganda yan pag may dumadating sa inyo. Kasi ibig sabihin, wala kayong masyadong block or balakid sa buhay nyo. Pero, hindi lahat ng chance or hindi lahat ng opportunity is ginto. Sometimes may tanso din. So, yung mga tanso, yun yung mga scam, no? Scam na opportunities. Kaya nga, palagi ko kayong pinaaalalahanan, guys, sa tuwing mag-video na lang tayo. Mag-ingat kayo sa mga scammers. Baka mamaya makabasa na naman ako dyan. I know, kapiksi, na scam na naman ako. Okay? Parang palaging may ganun eh, no? Araw-araw. So, dapat aral na kayo dyan, mga kapiksi. Alright? For some of you, something better may be around the corner. So, huwag kayong masyadong malungkot, guys, or magmokmok, no? Kung hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, probably you do not want it. Just enough for you to have it kasi kapag binitawan mo yung desire na yun, ibig sabihin hindi mo siya masyadong gusto, hindi talaga siya mapo-push out sa reality mo. O kaya naman, there are a lot of blocks pero nakafocus ka dun sa blocks kesa dun sa gusto mo, kaya hindi siya dumadating sa inyo. And sometimes talagang merong mas something na deserve mo, no, na mas better para sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, huwag kayo masyadong magmokmok, guys. Believe that you will get what you need and what you deserve, mga kapiksi, no? Kailangan paniwalaan nyo palagi, guys. When I'm affirming, I always affirm the word deserve, okay? So, ibig sabihin, palagi kong ginagamit ko palagi yung salitang deserve when it comes to affirmations. Okay, so for example, gusto kong maging mayaman or gusto kong magkaroon ng pera. Mga affirmations ko is I deserve to be lucky, I deserve to have money, I deserve to be rich, ganyan. Instead nung, pero it works din kahit ano naman, guys. Pero ako, gusto kong palaging ini-incorporate yung salitang deserve, no? Yung iba, nag-a-affirm sila na I am rich, I am wealthy, I have plenty of money, and okay lang din yun, guys, as long as comfortable kayo doon. Sinasabi ko lang, yung sa akin, gusto kong ini-incorporate yung deserve because you always get what you deserve, mga kapiksi. Okay? So,
Kapag nag-affirm ako, gusto kong sinasabi yung deserve, I deserve to have money, I deserve to be rich, I deserve to be wealthy. Ayan. So, yung mga sample. So, i-comment nyo na rin yun, guys, kung ano yung feeling nyo that deserve nyo, no? I-comment nyo na rin yun sa baba kung gusto nyo ng bahay, I deserve to have a house, I deserve to have plenty of money, I deserve to have a good husband, I deserve to have a good relationship. Yan. So, i-comment nyo na kung ano yung mga deserve nyo. Kung ano yung feeling nyo ng mga deserve nyo, mga kapiks, i-comment down below, okay? Surrender to the divine, mga kapiks, it's very important na surrender tayo to the divine, and then take time out, meditate and contemplate, para sa mga kapiks natin na nagugulumihanan, sometimes kailangan natin ng quiet time, just meditate and contemplate and pray, no, para talagang gumaan yung ating mga pakiramdam, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan ang reading mo, Gemini. Sobrang ganda. So, comment down below if naka-resonate ka ay yung mga pinapamain-main ka sa inyo, yung mga affirmations na sinabi ko sa inyo. Comment nyo sa baba, mga kapiksi, para matuto kayo. Alright, so yeah. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.